Hey, hello there beautiful people, this is Miss M and welcome back to my channel. So guys, this is another Satsa time, a reaction time about sa The Prima Donas dahil kakatapos lang, kakapanood ko lang, hashtag Caroling. So yun yung inaisip nila ni Maye na mangangaroling na lang para makapasok sa subdivision at pwedeng makausap si Lady Prima or si Jaime. So, bago pa man yan guys, dahil ang nangyari kasi kanina, itong si Lilian, akala ko talaga ay mahuhuli na naman siya ulit ni Henry, pero hindi pala. Nailigtas siya muli nung mag-asawang nagligtas sa kanya doon sa gitna ng gubat dahil sinundan pala siya. So, pinokpok sa ulo si Henry, yun, nahimatay at nakataka sila. So, ito namang si Jaime, naglasing-lasingan dahil hindi nga niya matanggap ang nangyari at ang panluloko ng tatlo at kay Lilian, ni Lilian, dahil naniniwala talaga siya sa revelation ni Dindi, which is ano naman, wrong, very wrong. Hindi yon, mali yon. Ito namang si Jaime, papaniwalain talaga, hindi man lang nag-imbestiga lang sa kanya, niwala agad. So, kayo guys, dapat may ebidensya bago maniwala, pero para kay Jaime, sapat na si Dindi para maniwala kay Namaye na nagsisinungaling sila. Sa kabilang banda guys, itong nanay ni Lilian ay nagmamakaawa kay Dindi na sana bawiin na ni Dindi yung sinasabi niya na nagsisinungaling yung tatlo, pero hindi ginawa ni Dindi dahil alam niya na pag ginawa niya yon ay malalagot siya kay Kendra at ang nakasalalay buhay ng anak niya na sa hospital. So ano, parang bilang ina, bilang nasa sitwasyon ni Dindi, talagang mahirap pakawalan ang pagiging niya kay Kendra, committed niya kay Kendra dahil malaking halaga at buhay ang nakasalalay. So ayun na nga guys, dahil nakaligtas si Lilian doon sa ano na yon, sa incident na yon, ay nakatawag nga siya doon sa cellphone ni Jaime doon dahil kasi itong si Jaime lasing, iniwan niya yung cellphone niya doon sa lamesa. Ay habang nag-uusap si Jaime tsaka yung nanay niya, naiwan niya yung cellphone niya doon sa lamesa. Doon ba naman si Kendra, nakikichisme. So, siya ang nakasagot sa tawag ni Lilian. So, hindi mo siya madrawing. Kumbaga, galit na naman siya. At pinagbuntungan na naman niya itong si Henry na sabi niya, palpak ko nung tumabaho parang si Victor. So, ito na nga guys. Wala, ganun lang lahat ang nangyari sa buong episode, diba? For episode. So, yun yung nangyari lang. Wala masyadong bago, wala masyadong inangat, wala masyadong excitement or excited na episode. So, para bukas, ito ang abangan. Mangangaruling na talaga itong si Mai, yung tatlo sa Claveria's house. At doon, mahuhuli sila ni Lady Prima at magagalit na naman muli dahil sinabi ni Lady Prima, dito kayo magaling, dito kayo expert sa pagsisinungaling, sa pagkukunwari. So, umiyak sila at sinabi na hindi ganon dahil ang tatay lang namin ang gusto namin makausap, si Sir Jaime lang, gusto nilang makausap ng masinsinan. So, as usual guys, tinaboy sila ni Lady Prima pero hindi sila umuwi. At pinagbigyan naman sila ni Jaime na makausap sila ng masinsinan. So, sana bukas maliwanagan si Jaime, ma-feel niya yung tatlo at maramdaman niya yung lukso ng dugo kung tinatawag. So, sa kabilang banda guys, naka-uwi na si Lilian sa bahay nila at nayakap na yung nanay niya. Pero nung pumunta siguro si Lilian doon sa bahay ni Dindi or sa kay Jaime para hanapin yung anak niya, ay nakasunod pa rin si Henry. So, wala eh. Parang ang hirap umano itong si Henry. Ang hirap kumawala sa mga kamay ni Henry. Lalong-lalo na maraming mga tauhan itong si Henry. Pero, good news na rin dahil nakauwi na siya. Pero, habang buhay si Henry at si Kendra at habang hindi nalalaman ni Jaime na ang totoong mga katauhan ng tatlo, ay hindi pa rin sila ligtas dahil lagi silang maaapi ni Kendra at ni Henry. Pero sana by next week, bigyan na naman nila tayo ng day off sa stress ng show nila. Bigyan na naman nila tayo ng happy moment habang nanonood ng Prima Donas. So, ayun na guys. Ayun lang po ang nangyayari kanina.
Ang masasabi ko lang talaga kanina dahil itong si Jaime naman, sana nag-imbestiga siya ng pasikreto, di ba? Ito din si Lady Prima. Pero wala eh, tiwalang-tiwala sila kay Kendra at saka ni Brianna. Kumbaga, hulog na sila sa patibong ni Kendra at ni Brianna. So, mahirap yun. Mahirap maniwala at mahirap magtiwala muli sa mga tatlo dahil sa lalong-lalo na sa binuking ni, Dindi. So, guys, kayo nang bahala. Bukas medyo excited na medyo hindi ang teaser. So, thank you so much. Bye!